Bulso Fortune. God wasting. God waiting. God waiting. Kamali lang. Okay, Ben. Okay, Nay. May nakukuha na ba? Kasi bibigyan natin sa ibang section. Okay, sir. Okay. So, magandang hapon. Ang ating topic ay about sensors sa HVAC. No, sa HVAC control or heating, ventilating, and air conditioning. Before we go on to the sensor the discussion proper, we are going to have a review. No? So, ano bang review natin? Ano ba yung automation and control? Pag sinabing automation, from the word auto, ano yung auto? Parang hindi kayo portier ng bulso ah. Auto means what? Self. Autobiography. Mga ganun daw. Self. No? Matic means movement or motion. No? So, kusa na to dapat. Parang walang intervention ng manual at kumikilos. No? So, ano ba ang purpose ng control? Ang purpose ng control sa isang salita lamang ay stability or yung tinatawag na consistency. Para hindi magulo, no? Stable siya. Bawa, kukontrolin mo yung ano, crowd control. No? Dapat hindi magulo, no? May mga police ka, may mga measures ka doon para hindi magulo. Kukontrolin mo ang pagdami ng tao. Ano tawag doon? Population control. Kasi wala pang TV noon, di ba? Sa India, sila yung mga unang sibilisasyon, di ba? Tama? Sa India. India, Egypt, yun ang mga unang, ano, di ba? Pero pag pumunta ka sa India, sa kultura nila, bawal yung tumatapik o humahipo. Mga, para silang laging may pandemic. Lagi naka-social distancing. Yung babae at lalaki, namaste, namaste. Ano, mga dalawang metro. Pero pag tinignan mo yung population nila, 1.4 billion. Pero yun mo yun, hindi sila, di ba? Eh sa atin, hawakan ng hawakan. Halos ano na eh, no? Magpalukutan na. Pero sa kultura nila, ano, bawal yung magkadikit yung babae at lalaki. No? So, control. Ang purpose ng control ay consistency, stability. How do we stay stable? Kasi sa control, may tinatawag yung dalawang parameters. Ang isa ay target. Ang tawag doon ay SP. Ano yung SP? Ayusin nyo ah. Ang high blood ako. Bag selling price. Ano ang SP? Set point. Yung target ay set point. Okay, and then, merong actual. No, merong actual. Ang actual, yung, mababa, temperature, no? Meron kang tina-target na 100 millisecond. Pag inano mo yung source ng temperature mo, bawa flame, diba? Lalampas yan. Tapos, hanggang makontrol mo, no? Ano ba? Especially, mahirap kontrolin yung mga analog na parameters. Ano yung analog? Ito, flow level, pressure, and temperature, no? Ano, in contrary with the digital, ano ba yung digital? Digital means numbers, digit. Kung sinabing digital, digit, no? At pag you're talking about mga digital products, dalawa lang ang pinag-uusapan. Ano yun? Either on or off. Di ba? Or, ano ba to? Active, no? Pwede active, inactive, gano'n, no? Pag tinranslate mo yan sa numbers, ano yung on? Bakit zero naman? One, ito ay zero. Kaya tinatawag yan na binary. Ano ibig sabihin ng binary from the prefix na by or yung word, no? By is two, diba? By.
No, by nari. By kamiran. By or bigamy. Dalawa asawa, dalawang jowa. By kamiran, sa chamber, no? By pedal. No? Sabihin, dalawang paa. Pedal is foot, no? By nari is form of, is a form of number system. Correct? When you talk about automation, hindi ka pwedeng hindi ka dadaan sa number system. Kasi, ano nga, digitally, digital means numbers. And ang kadalasan na ginagamit ay ito, binary at hexadecimal. But there are other forms of number system. Ang kadalasan natin ginagamit sa araw-araw ay, ano? Base 10. Decimal, no? At in base, 10, di ba? Pag sinabing base 10, ang number system yan, decimals, base 10, ano? Binary, anong base? 10. 2. Octal? 3. Ano ba? Hexadecimal? 6. Anong 6? Okay? Hexa means ano? 6. Hexagon, hexapod, no? Decimal means ano? Paano naging binary yan? Halimbawa, pag sinabi ko, ano ba ang binary ng number na 8? No? Yung 8 is a decimal, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. The normal counting system that we use every day is decimal. Pag sinabi natin binary, i-convert natin siya sa base 2. No? So, halimbawa, no? Convert to binary. 8. Ano? How do you convert decimal na 8 to binary? Para madali, meron tayong place value, di ba? Bawa yan. Apat. Bakit apat? Pwede pa mas marami yan, no? But we have this from the right side, which is the N, ano to? NS D. MS D. Ano yan? Hindi yan drugs, ha? Industry, parang, ano yun, shabu, you know? Lysergic acid, kaya, telemite yata, no? But, this one is what? Least significant digit. Digit, no? Or bit, LSP, no? LS. Mababa ang value to the right, to the left, is increasing, no? Ngayon, pag zero, siyempre, no count. Pag one, meron. Ganun lang yan, di ba? Kasi, on-off nga eh. Pag nag-one ka dyan, ito sabihin active. No? Ngayon, paano makukuha yung 8 sa 1010 na binary? Kaya naman yung shortcut to, 1, 2, 4, 8. Ano sunod? 16, 32, 1, 2, 3. So doon nyo maintindihan kung bakit yung mga computer natin ay tsaka yung mga memory natin, di ba? 128, 32, walang 30 dyan, tsaka 120, no? Or 1024, di ba? So kasi binary nga. Okay? Now, paano ka makakabuo ng ano dito? Ng 8? Pag eto ginawa mong active, eto lang ha, kasi may 8 na doon. Pag ginawa mong active yung tatlo, hindi ka makakuha ng 8. 1 plus 2 plus 4, ilan? 7. Hindi automatic dito ka. Ano anak? So, paano yun? Ano yung 8 ngayon? 0, 0, 0, 1.
Okay? Nakuha ba? Bakit naging 001? Because the base is 2. Diba? So, 2 to the... Kasi, ganti yan eh. 2 to the 0 is 1. 2 to the 1, 2 to the second power, to the cube, is 8. Correct? Pwede mong i-validate yan. Pwede natin i-calculate, no? So, eto, 2 to the 0, diba, is what? 1, no? Times 0. Kasi inactive, eh. So, 0 yun. Next, 2 to the 1, kasi baka laman na siya, is 2 times, is it active or not? 0. 0 pa rin. Pangatlo, 2 to the square, 2 to the 7 powers, 4. Kaso ang status niya, off. Di ba, off? 0 eh. Baka naman mga... Ano to? 4 ba o 0? 0. Pero ito, tinan nyo to. 1. So, 2. Eh, nandito na tayo. 2 to the cube. Ano yun? 0, 1, 2. 8 na yan. Times 1. Ayan, ba? So, ay. No? Kaya ito, ang pagbasa rito, ito na yun. 0, 0, 1. Yan ang plus 0, 0, 1. Ayan. Pag tinotan mo yan, ito, wala naman. No? 0 lang. Okay ba? Ngayon, what if, oh, last na lang to, para makapunta tayo sa iba. What if 15? 15 ang i-convert natin. O sino? Sino matalino dito? Nagdudulong-dulungan. Volunteer. Uy. Diyan pa lang. Sino? Sino? O, liga. Pakita mo. Sige, pakita mo nga. Palakpakan at bigyan ng palakpakan. Wala tayo. Huwag nag-jacket, mainit na. Kaya wala tayong jacket. Alam na alam, kisingi ka siya. Ang pangalan, Jerome? Jerome. Tatandaan ko yung mga nagre-recite, ha? Naman naka-video yan, Jerome. Hindi natin matidino yan. Shampoo ka muna, shampoo. Iitan mo pa, Jerome. Masyado matangin. Okay, guys. Masyado malaki yan. Ano bang balak mo sa buhay, Jerome? Pre, kita. Kita pa nakikita ba si Jerome? Apa? Pakita mo yung gwapo ni si Jan. Parang kinilig si Jerome eh. Di Professor Jerome. Okay guys. Pwede ka naman. Di ba may nari tayo din? Lahat sila magiging active kasi kailangan natin makuha 15. Then, 2 raised to 0 equals to 1, di ba? Ano yan? Then, 2 raised to 1 equals to 2. Then, 2 raised to 2 equals to 4. Then, 2 raised to 3 equals to 8. Then, kapag pinag-add natin sila, makuha natin 15. Then, anong magiging inactive dyan? Kasi kapag meron naging inactive sa unang group na to, hindi makukuha yung 15 na... Oh, malakpakan si... So, dapat maging active lahat. Kasi 1 plus 2 plus 4 plus 8 is 15, di ba? Pag nag-inactive yung isa dyan, hindi na 15. No? Oh, isa na lang para masaya. Edward po. Hello? Kasi Edward. So, ito, ano na, di ba? Kailangan natin ng medyo pang, yung tanong na pang matalino. Pang full support cheer. Pang full support cheer.
yung ano, hindi 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 uulit. In between tayo, no? Di ba 16:32, no? Mga exact yan eh. Ready? Ano na? Pakikuha mo nga yung ano po. Yung sino nag-volunteer dito? Salamat ha. Pwede natin ito. Okay lang? Wala naman may ari. Yan talaga. Paano i-convert kung nasa pagitan, no? Bawa 8 saka 16, di ba? Sabi natin 24. Yun. Pagmalipitan na to. Dito naman, sa kaliwa. Ano gusto niya? Guwapo o pogi? Ay, pogi. O maganda? Pwede na. Sakto. Isaka lang. Sakto lang. Guwapo noon, maganda na ngayon. Hoy, huwag kayo mag-aano sa LGBT. Makapakulong tayo, ha? Bawal na magsalita ng mga. Okay lang. 24? That's the spirit. Malalakas ang loob yan. Yeah, tama yan. That's... Usin mo, ha? Panawalan mo yan. Nasa control system na tayo, ha? So, wala na tayo mas sa mga enthalpy. Medyo, anahan niyo muna yon, kalimutan na yon. Kasi may nagtuturo ng iba doon, no? Si Ma'am, ano? Ang pinakansyar noon. Babalikan naman natin yan, ay may mga number system na sinusunod sa automation or control system. No? Octal naman ay base sa 8, ganito rin halos. No? And hexadecimal ay 16. Ang tanong ngayon, ano ang pinagkaiba ng binary at hexadecimal? Pag tinignan nyo, ang kadalasang ginagamit ngayon sa mga automation, naka-base sa hexa. Bakit? Bakit hindi sa binary at sa octal? Of course, depende sa application. No? Aba, when you do sa mga microprocessor or sa PLC, yung ibang manufacturer, octal. Ano ba yung octal? Saan nag-start yung octal? Start. One ba?
Lagi may zero, di ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 0 to 7 is octal, no? Lagi may zero, no? Ganun din sa hexadecimal. Ngayon, ang pinakaiba ng hexadecimal at binary is that when you start sa number pag dumating ka na sa number 10, iba na, magiging letter na. Itong binary, ito yun, di ba? 001, blablabla. Pareho sila hanggang 9. Pero pag hexadecimal na, makakaroon ka ng parang shortcut. Instead na 10, di ba? Ano yung 10 ulit? Tingnan nyo. 1, 2, 4, 8. O, paano ka magkakaroon ng 10? Hindi gawin mong angkit to. 8 tsaka 2. So, ano to? 0, 1, 0, 1. 10, 10. Or 0, 1, 1, 0, 1, 0. Kung galing ka sa left, no? So, lalagay mo rito sa binary ay 1, 0, 1, 0. Tama ba? Kasi ito ay 2, ito ay 8. Pero, pag ikaw ay nasa hexadecimal na, hindi na ganito, gagamit ka ng, ang tawag doon? Alpha. Diba? Alphabet. Kasi pag pinagsama mo, alphanumeric. No? Yung ASCII, American, ano to? System for, ano to? ACIA. Code Information Interchange. No? So, eto, letter A na. Diba? So, mas madali, diba? Hindi ka naman kumumpit-kumpit pag sinabi 10, A na agad. So dito, 11, ano naman? B. Pag 12, C. 13, D. 14, E. 15, F. Yan. So ano ang pinakamataas na number kung ikaw, if you are dealing with the ano bang tawag dito sa ano to? Pag-apat? Anong tawag sa pagwalo? Anong tawag? 8B equals 1 byte. So, ito byte. No? Eh, kung apat lang, anong tawag dyan? Anong tawag ba dyan? Ano yung word? Ilan yung word? Eh, kasi mga basic ng ano to eh. No? Computer eh. Ilan yung word? Hindi na alam. Kasi sa computer may mga ano, may mga terms, word, bytes, gano'n, no? Anyway, ang point ko rito, ano yung pinakamataas na maaaring maabot ng isang byte? Kasi byte and bit are just the combination ng mga word, double word, no? DW is double word. Yan. Mga types yan ng mga string tsaka ng mga numbers na ginagamit ng byte. Bit. Pag sinabing bit, ano yun? Either 1 or 0. Ito mga bit yan. Bit, no? Either 0 or 1. Pag byte, 8 na. Ito 1 byte, no? Ano ang pinakamataas maximum number ng value kung meron kang ganito, walong combination or tinatawag na byte? Ano maaaring maabot mo? Na numbers? Sa hexadecimal. Hindi, letter mo na lang, letter. F. Maliwanag ba? Kasi F na yung dulo eh. Lahat yan, no? F, di ba? Ibig sabihin, pinakasagad niya. Walang G, no? Kung hindi na kayo mag-invento. Pag magiging scientist na kayo, pwede na, no? Kusulat ka na sariling libro, G, no? Eh, ngayon, sinusulat natin yung mga, di ba, standard. Hanggang F lang, no? So, F yung pinakamataas, di ba? So, yan ang pinaka-maximum. Okay? So, okay na tayo dyan, no? Ang ginagamit sa mga kadalasan ngayon ay hexadecimal kasi
instead na maglagay ka ng 15, anong lalagay mo? F na lang, di ba? Yun ang purpose nun. Otherwise, magkukompute ka, ano ba ito? Sa 15, alam? 1, 1, 1, 1, di ba? 1, 2, 4, 8. No, so, apat. Apat na bits, no? Apat na space. Pero sa hexadecimal, ilan? Isa lang. Maliwanag ba? Kung bakit ginagamit yung hexadecimal, no? So, okay na tayo doon, no? May mga number system. And then, balik tayo dito. May dalawang klase ng loop sa control system. Ano yun? Isang open, isang closed. No? Pag sinabing loop, yung direction. No? Pag sinabing open loop, walang feedback. No? Diretso lang. Hindi mo alam kung na-achieve mo yung goal mo, yung set point. Halimbawa, gusto ko ay 105 degrees centigrade. Pero kung nagluluto ka sa flame, no, or sa boiler, wala kang way para malaman. Unless, mano-mano, lagyan mo ng thermometer, no? Kaya lang, hindi na yun automation kasi nagmamanual ka eh. No? Ba, shower, gusto mo tama lang, di ba? Yung shower, di ba, ganyan, papag-combine mo yung cold tsaka hot, hindi mo alam talaga kung anong number nun, kung ano yun, 35 ba, 34, no? Di ba? Hindi mo alam. Pinapakiramdaman mo lang, no? Pag nakita mo na naagnas na yung balat, no? No, siyempre, sobrang init nun, di ba? Ganun lang yun, no? So, hindi mo alam yung numerical value. Naintindihan ba? Pero hindi na... Ngayon, makikita mo pag sa mga hotel na mga malalaking hotel, mga modern, nandun, iset mo lang, no? Pati yung aircon, bawa, 22, 21, hahabulin niya yun, no? Kasi nga, control system, no? So, paano nangyayari yun na nakokorrect niya or na-achieve niya yung goal without the intervention of any human? Dahil meron tayong closed loop. Bakit closed loop? Ito ay straightforward or open loop. Meron siyang bumabalik na signal. Ito ay, ano? Feedback. From the term feedback, the signal is fed back, babalik. No? Ito yung output niya, ito yung input, di ba? So kung nalaman niya rito, halimbawa, 24, no? Pero ang target mo ay 21. Ilan yung difference? 3, no? 3 degrees centigrade or 3 units, no? Ang tawag dun sa difference or yung offset niya or yung tinatawag na dapat niyang habulin, no? Whether malaki or maliit. Ang tawag dun, letter E. Error, no? Kaya pag tinanong kayo, importante ba yung error? Gusto nyo ba ng error? E samantalang sa exam, sir, may ginawa naman ako sir, dagdagan nyo. Sinunod ko yung pangalan ko sir. Tapos nung tinignan ko, bakit kapangalan mo yung katabi mo? Ay sorry sir. Nakakuha ko pati pangalan niya. So, error is yung deviation. Di ba? Pero alam nyo ba, mahalaga yung error sa control system kasi wala namang perfect system. For example, di ba may gera ngayon sa Russia at sa Ukraine? Yung mga missile, naka-control system yon, mga bearing, mga latitude, longitude, di ba? So, hanapin niya yung target mo. So, paano niya nalalaman yung target? Kasi may set point. Naka-program yon yung, di ba? Latitude, longitude, yung mga angle. So, hahabulin niya yung target, maghahabulin sila. So, error yon, no? Mahalaga yung error sa control system, no? Pero ayaw natin ng error sa mga exam. Di ba? We would like the error to be as small, no? As small or nothing as possible, no? Mas maliit na error. Siyempre, 100 gusto mo yun kaysa 80, di ba? Sir, dagdagan, sir, effort. Mga ganyan na mga ano ng mga estudyante, no? Huwag ganun, ha? Kasi parang nililimos nyo yung score. Di ba? Because engineering is an exact science, no? Sa board exam, wala namang dadagdag sa inyo doon. Pag letter lang yun, eh. ABCD. Pag hindi A, wala na, no? So, automatic yun na, ano? Okay na, may na tayo doon. Ito ay may feedback. Ano ang device
na tumutulong or nagsusukat sa feedback, sa output. Ang tawag ay sensors. Yan. Kung gano'ng kalakas, gano'ng kabilis, gano'ng kainit, gano'ng kalamig, kailangan meron kang device or gadget. So, yun ang ano sa output, yun ang magbabasa sa output para ibalik niya rito, no? Pero sa aming junction niya, kung compare niya, may controller, may corrector, no? Correct. Okay? Maliwanag ba? Kaya yung mga system natin, kadalasan sa automation, ganun. Di ba? Hindi ka naman pwedeng maglagay ng tao lagi dyan na taga-correct, no? So, kailangan i-automate mo kasi kung planta yan na ang daming makina, no? Libu-libong mga devices, no? Ano mangyayari sa'yo pag... Tsaka yung human is prone to error. Di ba? Pag madaling araw na or gabi, di ba? Antok na, no? So, maganda talaga yung automate. So, maliwanag ka to, no? So, that leads us to our topic, no? Main topic, sensors, no? Ano ba ang naintindihan sa sensors? From the word... sense. So, hindi na tayo lalayo. Ang pinaka-normal or natural na sensors ay nasa katawan. Di ba? Ano yung five senses? Five ba? Sense of sight, smell, taste, touch, hearing, no? Audio, audible, no? Yan. At alam nyo, class, ma-appreciate nyo yung ano, no? Dahil lahat naman tayo Christian, meron pang ano dito? Ibang religion? Sino yan? Ano? Sino? Anong satanista, ano? Born again Muslim, ano? Born again Hindi, kung naniniwala tayo sa Panginoon, ma-appreciate natin yung ano niya ang gawa. No? Oh, class, makinig. Imagine kung lahat, kung ginawa ng Panginoon na lahat ay amoy rosas. No? Lahat mabango. Di ba? Walang mabaho. Nasa basura ka na, tuwan-tuwa ka pa. Sinisingot-singot mo. No? Oh, lahat ay matamis. No? Lahat, lasa ng tsokolate. Dahil masarap yung matamis, di ba? Matamis natin, sweet, di ba? Kahit sa mga jowa-jowa, sweet gusto eh, di ba? Gusto mo pa na yung kapartner mo, ano? Di ba, cold, di ba? Gusto natin may affection, no? Pero, kung lahat ay matamis, di ba? Kumakain ka na ng mga ampalaya, tsaka mga sili, no? Tuwa ka pa, no? Hanggang magkanda, sakit-sakit ka na, no? So, maganda yung pagkagawa sa atin ng, ano, no? Ng Diyos na madidiscriminate natin yung mga smell, yung touch, no? Kung lahat ng... Praise the Lord! Baka sabihin lang, ano, tinuturo ni sir, parang ano na, charismatic na to, ha? Alay mo lang. O, yung mga payong, yung ano, ipalitan, para kunin yung mga blessing ni Lord. Di ba ganun yung mga ganun? O, talon. Ano ba yun? Hila pa o piring. Yun. Tights. Eh, kasama yun, siyempre, kailangan ng mga, ano, mga donations. Kaya, pag hindi kayo naging successful na mechanical engineer, magpastor kayo. Yo! Nag-udos po eh, naka-video tayo. Baka sabihin, ba't pinagpapastor mo yan? Wala tuloy kong graduate. Hindi pa ako pa na ano sa presidente. Para masaya lang kasi nakakaanto. So, sensors, yun yung mga inputs na tinatawag sa classification ng sensors ay input. No? Sila yung kumukuha ng data para bago i-process. Kasi tatlo yan eh. Di ba, may input. Ano yung salita? Processor or process, no? Then, output. Lagi yan, nasa lahat, no? Okay? So, bago mo i-process, dapat meron ka muna makukuha na data. Gano'ng kainit, gano'ng kabilis, gano'ng kadami, gano'ng ka, ano, lakas yung lights or hangin or kabilis, no? So, input yun, no?
Pag naman ang device ay gumagawa or working or nag-a-actuate, ang tawag doon ay actuator. Ito ay sensor, no? Kaya nga, sensor actuator, no? Sensor actuator interface or actuator sensor interface. So dapat may mag-sense muna. Ang isang pang tawag pala, makinig, ang isang tawag sa sensor ay transducer. Bakit transducer? From the word transduce. Ano ibig sabihin ng transduce? Convert, no? Kung nag-aaral kayo ng mga foreign language, makita nyo, transduce, no? Traduction. Kung nag-aaral kayo ng French, no? Galing sa Latin word yon, no? So masarap mag-aaral ng ano, ng iba't ibang lingwahe. Di ba? Kasi pa nag-aaral kayo, may mga borrowed words, di ba? From German, from French, no? So, maganda para madaling maintindihan. Ano, no? Huwag na sa Pilipinas, no? Kasi Tagalog, okay na tayo, no? Kasi pag nag-aaral pa kayo ng ano, ng Chabacano, Hiligaynon, di ba? Bisaya, or mga kung ano, ano, marami tayong dialect, no? Pero what we're trying to say is yung international, no? Kasi mga engineer kayo, mag-a-abroad kayo, di ba? Mag-aaral, makakasalamuhan yung ibang tao, no? So, mahalaga din yun, no? Ngayon, punta na tayo sa sensors. May dalawa ng klase na sensors. In general, ano yun? Digital tsaka analog. Pag sinabing digital, it is based on numbers. Kasi digit means numbers. Ang status nun ay more on binary. Sinabing binary, dalawa lang. Either on or off. Pag ginawa mong digit yan, either 1 or 0 or 0 or 1. Diba na? So yung mga sensors, hindi nila naintindihan yung ano yan, yung init tsaka lamig. Hindi nila naintindihan yan. Nasa sense nila yan, i-convert nila ng electrical signal. Tapos, i-convert nila ng numbers. Kasi yung processor is the brain of any computer. Diba, computerized lahat yan, pati yan. Yung cellphone mo, yung laptop, desktop, lahat yan ay computerized. When we talk about computer, gumagamit yan ng microprocessor. Pag sinabing microprocessor, yun yung brain ng any control system. So, puro numbers lang naintindihan nun. Walang init lamig dun, no? Walang bilis, 0101. So, kukonvert niya muna ng electrical. Tapos, kukonvert niya ng numbers. Tapos, ibabalik niya dun sa system ng mundo. Ang tawag pala doon ay data acquisition. Tapos na pa tayo ito? So, data acquisition. Or DAQ. Pag tinipe niyo yung DAQ, no? DAQ, data acquisition. Ano ba itong data acquisition? Kinukuha niya yung mga signal para gawin niyang kapakipakinabang, usable form. Ano yung mga process ng data acquisition? At isa doon ay tinatawag na signal. No? Mga signal lahat yan, di ba? Yung bilis signal yan, di ba? Yung movement, yung bilis, yung lakas, yung init, pressure, flow. Mga signal yan, tawag yan. In general, sa control system ay signal, no? Kung ang signal ay napaka kina, ano ang dapat gawin? Mahina ang signal eh, di ba? Mahina yung voltahe, mahina yung kuryente, mahina yung ano, amperahe. Ano gagawin mo? Kailangan mo pagkataasin. Ano gagawin? Anong process? Amplification o pagtong sa device ay amplifier. Ano ba? Kasi
Pag kinuha mo, halimbawa yung sensor niya, kumukuha ng voltage ang napakahina, may nag-a-amplify dyan kasi may signal conditioning circuit sa loob ng sensor. Diba? Diba? Mahina lang yung voltage, mahina yung ilaw, mahina lang yung nasa-sense niya na bigat. Diba? Halimbawa, i-measure niya yung isang butil na bigas or asin. Eh, diba ang hanggaan nun? Pero dahil meron tayong signal conditioning, even maliit yung value na yon, ina-amplify niya para ma-process. Maliwanag ba kung anong ginagawa? Ang ginagawa nito ay yung mga signal kino-convert sa usable, no? Or useful form magagamit to process. Kasi paano ka makaka-process ng 0.0001 volts? Di ba? Hindi mo na ma-imagine yan, no? Pero dahil may signal, may mga proportionality, may mga algorithms sila na sinusunod, no? So, naaayos nila yan. No? Ngayon, kung ang signal ay madumi, ano gagawin? Noisy or maraming disturbance, di ba? Pag sa radio, copy-copy, di ba? Ingay-ingan, di ba? Noise, yung mga noise, no? Anong kailangan sa electronic? F! Wow! Palakpakan! Very good, the filter. So, maraming filter sa electronics, no? Kalman filter, mga kung ano-ano mga filter, no? Kung ang signal naman ay... Ano ba ito? Big? Non-linear. Discuss ko na ba yung non-linear? Linear. So, pag linear, diretso, di ba? Pag non-linear, yan, may curve, di ba? So, kukunin mo yung error dyan, no? Pwede non-linearity error, no? Yung mga hysteresis. Pakasunod na lang, ha? Tingnan nyo lang sa dictionary kasi wala tayong time na mag-discuss dito ng marami, no? Di ba? Non-linearity error. Kasama dun ay hysteresis, ano pa? Tempan, so, pag linear, straight. Sabihin, may value yung x, may value yung y. For every value ng x, meron yung y. Kaya nga, may proportionality. Diba? Value ng x, eto y. So, eto yun, no? Okay? Kung ang non-linear, no? Katulad ng mga temperature, mga non-linear yan, no? Pressure, no? Ang process na gagamitin ay linearization, no? So, gagamit ka ng mga higher mathematical dito, method, no? Yung mga Fourier, no? Yung Fourier, yeah? Pag French, nakahitin ka ng French, Fourier, no? Fourier series. So, pag ikaw, Tagalog, pwede ng Fourier, no? Kasi French to, eh. Fourier, no? Tsaka mga Laplace, ano ba, yung tinatawag na, ano ba yung ibang linearize natin? Yung, isa pa eh. Pero ito, mga higher calculus to, ah, magamit ka ng mga calculus, mga differential equation, tsaka yung partial PD, no? Partial differential. Kung ang signal mo ay analog, maliwanag na ba kung anong analog? Ito, flow, di ba? Level, pressure, temperature, mga analog yan. Gagawin mo ng ano? Digital. Ano kailangan mo? A, D, C. Ano yun? Analog to digital converter. No? Kasi analog lahat yan, di ba? Yung mga bilis, yung hangin, yung velocity, analog yan. Eh, ang papasok dyan sa computer, ano alam yun sa mga bilis, hangin, lamig, init, wala. So, i-convert mo ng number. At yun, bago mo ma-convert, i-convert mo muna ng digit. Kaya nga, analog to digital, no? Gagawin mo number. No? Ngayon, pag lumabas na siya, baliktad naman, no? From the processor or computer, siya ay, ano? Digital. Ano gagawin mo? Siyempre, ilalabas mo na sa motor, eh yung motor, iikot.
i-convert mo na sa script, hindi walang mo naman sa analog. So, from digital to analog, anong gagamitin? DAC. Digital to analog converter. No, kasi, papainitin mo uli yung, ano eh, yung tangke o yung boiler, no? Kailangan ganung init. O, yun, analog yun, no? Pero, galing siya sa computer, kaya digital. No? From the numbers, or mga binary, or hexadecimal, ito convert niya ng analog, no? Kung anong heat, may conversion ng heat. Halimbawa, watts, or joule, mga ano ng heat yan, tsaka energy. Okay? Meron din naman isa pa yung tinatawag na pagka-transfer ng data, marami, magiging isa, tapos dadami ulit. Ano yun? Yung way of transferring data sa kung sa communication or sa automation kayo, especially sa communication, multiplexing, no? Ang device ay multiplexer. Halimbawa, marami kayo, apat, parang sumakay kayo ng jeep or tricycle. Diba, apat kayo? Sumakay ng tricycle, naging isa na lang. Diba? Nagpahatid kayo sa bulso, nagpababa kayo, apat uli kayo. Diba, diba? So, ganun yun. The data are here, na like 4, kaya 8, 16, diba? Ang digital, 2, 4, 8, 16, 32, no? Tapos, magiging isa lang. Tapos, pagdating dun sa target mo, distributed ulit, no? Ang tawag dun ay multiplex. Okay? So, mga basic lang yun ang control system, no? So, ngayon, punta na tayo sa unang topic. Ito ay flow. Ano ba ang naintindihan sa flow? Ano muna ba ang formula ng flow? Ano ba sa Tagalog yung flow? Daloy. No, siyempre, bulakan, yung mga balagtas, no? Yung mga original na Tagalog, hindi ko eh, no? Nag-program nga, hindi ko maintindihan yung mga Tagalog dito. Ano ba yung mga program namin, yung mga nung teachers, parangan sa teachers? Merong nakalagay din na hindi masyadong ginagamit, no? Paghihiraya ba? Paghihiraya? Hiraya sa mga, sa'yo, ano ba itong mga Tagalog na, may mga Tagalog sa Bulacan, sa Batangas na, ano, no, sa kanila lang, no? May mga Tagalog sa wika, you have to adapt. Because language is dynamic. Ha? Katulad ngayon, may jowa. Jowa, di ba? Salitang jowa, no? Parang nakakainis pakinggan, pero yung kung ang gumagamit ay presidente, parang maniniwala ka na rin eh. Diba? Si Duterte, diba yung mga kinasuhan niya? Kasama niya, jowa niya, gamit pa yung government ano, car. O, diba? Yung anong, dating ano, Supreme Court, lang yung babae. No? So, dynamic ang wika. Yung pag hindi ka nakakaintindi, mahirap din. No? So, may mga wika na nag-evolve. No? So, ganun lang yun. So, etong flow, no, yung daloy, ano ba ang dumadaloy? So, ang dumadaloy ay, engineering ay, fluid, di ba? Kaya nga may fluid dynamics, fluid mechanics. Pag sinabing fluid, dalawa yan. Hindi yan basa lang. Ano yun? Pwedeng liquid or gaseous state, diba? Nitrogen, carbon dioxide, air. Liquid naman, coke, beer, diba? So, ganun yun. Pero, kadalasan, pag sinabing fluid, kung isan, interchangeable sa liquid, eh, no? Kadalasan, no? Pero technically, dapat we have to use this, no? When we talk about fluid, we're referring to liquid or gaseous state. Okay? Na nagpa-pass in a given space or area in a particular time. No? So, kaya doon lumalabas yung dalawa. No? Ano yung dalawa? Volume flow rate
tsaka mas. So sa engineering, kadalasan, nilalagyan nila ng dot, dot, dot. Bawa, ito Q, no? Ito M. Isan may dot, isan wala, no? Kasi may mga ginagamit tayo ng variable to represent this, no? Ano ngayon yung ano, yung Q? O yung flow rate? Oh, dito muna, sa unit. Meter cube per second or liter per second. Pag sa metric, sa ano? Cubic feet per minute or per second, no? Ito, FPM, di FPG yan. Ito, cubic feet per second, FPS. No? Okay? So, paano naging cubic meter per second or per minute? Area times what? Yun. Ano, parang fortune na. Tumatanina na. Also fortune na. Graduate ka ba? I see. Sana po. Sana, no? Sana. Lakasan ng panalangin. Galingan ng pangungopya. Naka-record. Edit na. Sikap lang. No? So, bawas-bawasan yung mga paggalap-galap ito kayo. ML, mga ganon, no? Genshin, tsaka mga... Valorant? Ano-ano na nag-calling yan? Yung anak ko na, parang isang laro. Hindi na tutulog. So, pagpawasan mo yung mga gano'n no, para matapos kayo. No? So, paano naging cubic meter per second or per minute? Ito, no? Area, ano nilit ng area? Velocity? Meter per second. Ito ay? Yan. Or, direksya, no? Liter. Pa, isang litrong tubig. Diba? O beer. Diba? O pay. Diba? Liter yun. Liter per? So, dapat alam yung conversion. Ilang litro sa isang metro cubico? Alam? One cubic meter ay? So, para ma-concretize, para ma-enhance, or para makatulong sa memory nyo, imagine nyo, no, kasi nag-drawing naman kayo, di ba? Imagine nyo na may cube. Sinabi cube, pare-pareho yung length with the three dimension, di ba? X, Y, Z, or length with the... Ito ay 1 meter. Ito pa ay 1 meter. Gumawa ka ng 1 meter na box, or wooden box, no? Or aluminum, or metal. Bumusan mo ng 1,000 coke. Ito, wala kang pamambilin coke. Tubig na lang. No? 1 litrong coke or tubig. Kasi 1 liter yun eh. 1 liter is 1 kilogram ang roughly. No? So, puhus mo dyan, no? Puhus mo dyan, makakakuha ka ng 1,000 liter para mapuno. No? 1,000 liter per cubic meter. No? So, yun ang conversion natin. Okay? So, para malinaw, no? So, ito yung tinatawag na, ano to? Flow. No? So, maliwanag na yung konsepto ng flow. Yun. No, ngayon, meron tayong mga ginagamit sa flow. Ang una doon ay, sabi dito sa ating lecture ay, differential pressure flow meter. Ano ba to? Bibigay ko naman to, nakita kayong video. Ano sinabi niya mga iba doon? Baka ma-report tayo. Ang unang alisin ko doon yung ano, pinagpapastor ko kayo kasi. Baka sabihin, ano to, monasteryo, hindi mo dito. Di ba, Vatican? Baka walang gumrabi yung section yung naging pari na lahat. Or pastor, no? Ang unang sensor ay differential pressure flow meter. Bakit sinasabing differential flow meter? So may difference in pressure. At tanong, paano ba nagkakaroon ng diferensya sa pressure sa isang tubo? Tubo to ha. Tingnan.
Oh. Pag ganyan tubo, magbabago ba yung pressure o hindi? Hindi. Kasi pareho siya ng sectional area o diameter, no? So paano mababago yung pressure? Lalagyan mo ng bara o restriction. Ang tawag doon ay sa English, pag ganyan ang view mo, di ba? Ganito lang. Pag kinat-away view mo yan, no? Pinaliin mo yung diameter. So, ibig sabihin, meron kang sa general term ay restriction, no? Pinaliin mo yung ano, yung ni-restrict mo yung flow na dumadaloy sa space, no? Kaya nga, restrictor o restriction ng ano, now. Pero sa technical term ito ay general term orifice, no? So sa 3D, para mag-3D tayo, ganun lang. Parang, imagine nyo yung donut. Donut ba yan pinakain? No? O yung ring. Di ba yung ring? Plate. Tapos may ganyan, annulus. No? Sa technical, ito ay annulus. No? Annular, annulus. Sabihin, may putas. No? So pag ganyan, ang mangyayari sa flow, pag tingnan, no? Pag gano'n, no? Pinitan siya ang lumasok dito sa maliit. Diba? Tapos ang ating dito. Ngayon, ang tanong, ano ang tawag mo doon sa how to describe that? Yung mula papalaki papuntang maliit. Sa flow. Ano yun? Letter C! Libre kita ng kape. Pag matanda. Kape. Ha? Compress! Malapit na. Con. Ito ay ano rin, yung utility provider sa internet. Tumatalino. Hindi pa sabihin na utility company. Diba? Converge. Ibig sabihin papaliit na yung flow. Kapag nag-expand naman from maliit, letter B. Yes. Grabe. Kakapi ba kayo? Ano? Milti. Yung mga pearl, ano yan? Mga huso ngayon? Boba. Converge, diverge. No? Converge. No? Alam nyo ba, ang pinag-usapan natin yung sensor at sa kalungkutan natin, sad story, wala tayong sensor ng flow dito sa bulso. No? Nangihiram ako kay Sir Nash kasi siya yata yung nagtuturo ng instrumentation. Iba yung binigay sa akin, yung mga digital, yung mga capacitive at inductive. Iwawire natin yun sa susunod, patapusin lang natin ito, ha? Para ma-appreciate nyo. Pero kasi ito mahal. Mga daan din mo ito, kaya syempre, ma-understand mo, no? Ano pambili ng bulso. Meron naman pambili yung bulso, kaya lang sa iba yon, no? Sa ibang mga equipment, no? Sa ibang bulsa, diba? Kasi ang gumagamit dito ay mga planta ng mga langis, no? Shell, BP, British Petroleum, Caltex, no? Texas. So, orifice. Ano to? Ano ang nangyayari sa orifice? Kasi dahil hindi tayo makahawak ng orifice, kasi nasa mga planta yan, ang mamahal, no? Daang libo, million yan. I-discuss ka lang natin yung principle, no? Para pag nandun na kayo sa planta, ito yung i-discuss namin noon, no? Yun lang. No, kasi wala naman tayong ibang choice, no? Ano ang nangyayari at anong meron dito sa ganitong setup? Sasabihin natin, ito ay point A at pag lumabas, no? Point B. Anong meron sa point A? Siyempre, area. Di ba? Kasi nga, Q equals area times velocity, no? Dapat, itong setup natin ay naglalaman ng dalawang parameters, area at
velocity para makapuha ka ng flow. Tama? Sa yung area? Siyempre, alamin mo yung diameter. Diba? So, ano ba yung formula ng area? Pi over 4 d squared. Pi squared over 4 or? Pi r squared. No? So, ito yung. No? Pero pagdating dito, ano nangyayari sa area? Lumit na lang, no? So, ito, area B, kasi yung ginamit natin, area A. Yan, no? And then, velocity. No? So, lagyan natin ng matrix, no? So, meron ditong area A, I think maganda na 1 na lang, no? Para hindi naman ang kadobi-dobi yung letter. Okay, this is point 1 and this is point 2. Okay? What can you say about area 1 and area 2 if you're gonna compare? Ito, area, oh. Ito, liit. O, ano? Greater, equal, or less? So, area 1, we can conclude generally na area 1 is greater. Obvious naman, di ba, area? Ano pang meron? Velocity, pressure. Diba? Siyempre, may pressure yan. Diba? Ano ang masasabi mo sa velocity 1 at velocity 2? Ito. Bago kayo sumagot yan, tapos pang matalinong tanong yan, mag-isip-isip. Dahil may kinalaman dyan ang isa pang parameter, which is pressure. At tanong ngayon, ano ba ang nangyayari sa pressure tsaka velocity? Kung nag-iiba ang cross-sectional area. Yun ang iisipin, no? Dahil maraming tao ang nalilito dyan. Pero, napakahalagang prinsipyo nito at ang prinsipyo nito ay galing kay comparing Daniel. Sino Daniel? Padilio. Huwag naman Padilio. Walang alam yung sabun. Walang alam yung sabun engineering. Pag-itams lang yun. Ano? Fernando? Tulet. Sino yun? Kaklasin niyo ba yun? Bernoulli. No, kaya mayroon tinatawag na Bernoulli's equation, Bernoulli's principle. No? Bernoulli. Dapat alam niyo, fluid mechanics eh. Diba? Fluid mechanics. Ano ang tatlong element ng Bernoulli's equation? Pressure. Kung convert mo sa energy, in terms of linear, ang tawag ay? Head. Magiging meter na yan, meter lahat. Velocity? Head. Tsaka? Elevation o yung pinaka-distance niya, no? Or yung height. Okay? Pero, when we talk of this, no, huwag na natin gawin itong equation kasi makakomplikado niya, no? Ito na lang. Yung pressure tsaka velocity ay related to each other and it has something to do with the two types of energy. Ano yun? Yung general types of energy, meron tayong V tsaka K. Ano yun? Kinetic and potential. What's the difference between potential and kinetic aside from spelling and pronunciation? What is potential? Stored energy or energy at rest? Ano pa? Ito naman, energy in motion. Siyempre, madaling sa ulo niya, sa ulado ko rin. Elementary pa lang ako. Kasi pinanggalaban ako sa quiz, no? Sa science quiz. Pero, mas madaling maintindihan or very comprehensive kung malalaman mo kung saan naka-base yung dalawang energy na yan. Saan naka-base ang potential energy at saan naka-base ang kinetic. Saan parameters naka-base ang potential? Ha? Elevation or height or generally distance, no? Ito, velocity. Grabe.
Ito yung balita, mga galing mga taga-Bulls pa. Palakpakan na lang. Orchero. Velocity, no? Ibig sabihin, ito naka-base sa bilis. No? Ito naman sa kanyang distansya. Okay? So ngayon, knowing your knowledge or reviewing your knowledge about velocity and elevation, what can you say? What can you infer about pressure 1 and pressure 2? This pressure 1 has large diameter and this one has smaller diameter. Ano masabi? Saan mataas ang pressure? Saan mabilis or mas mataas ang value ng velocity? 2. Sinasabing 2. Pasa ang kamay. Lagay sa kanang dingding. Yung hindi tumaas, ano, may pa kayong idea? Or pareho lang? Okay na? So, mabilis tayo makapag-decide kasi ito kita mo, lumit yung area. Ano mangyari sa velocity? Bilis. No? So, velocity 1, greater than or smaller? Smaller. Smaller. Kung gusto mong greater than, sabi ito ka. Diba? Tama? Ano naman ang relasyon ng pressure? Pressure 1 is? Lesser. Bakit lesser? Di ba magkabaligtad sila? Velocity and pressure? Diba? So dapat ganun kayo mag-isip. No? Kasi pag ano, makapabago yung principle ng Bernoulli, no? Mamamali na tayo sa physics, no? Ano? Ano sagot? Yung pressure 1 is greater, no? Greater. Ang tanong ngayon ay bakit? Why? Mataas height. Ha? Mataas height. Anong height sinasabi niya? From 1.4. Mas mataas yung height ako sa 1.6. Normally, pag straight line, diba? B, D, tsaka Z yan eh. Diba? Pag straight line, wala silang difference, no? Kasi isa lang ito eh. So, yung sinasabi mo ay ito, may pump, tapos nandito yung tank. Okay? Amazing. So, pag horizontal, walang height, no? Kasi zero lang yun. No? O ano? Anong paliwanag? Pero dapat pag bumili ka ng sensor, naintindihan nyo, no? Ah, ito pala, orifice, no? Kasi, it has something to do with potential and kinetic. No, yun din ang principle sa mga smoke. Di ba pa nag-smoke ka? Saan pupunta yung, ano, yung usok? Diba? Papataas? Nagsiga ka ng, nagsiga? Nag-ano ka ng apoy? Diba? Papataas. Yun din yung prinsipyo ng bakit lumulutang ang aeroplano? Diba kaya, huwag nyo maliitin to si Bernoulli, no? Although patay na siya ngayon. Parang ano pa, na-justify yung pagkamatay, no? Kasi yung ibang namatay, namatatalino, nakakainis. Sila, ano, sila Laplace, diba? Taylor series, puro pahirap sa calculus. Diba? Yes, sir. Diba? Nakakainis, no? Mga sobrang matalino, mga may ambag yan sa lipunan, nakakalala, Newton, Laplace, diba? Tayo, kayo, tayo, pag namatay, sino makaalala sa atin? Kung wala tayong kambang. Diba? Ay, pwede naman kung, di ba, nakakabaril kayo sa, ano, di ba? Sa airport, di ba? Kasi yung pangalan, Ninoy Aquino. Eh, ikaw, pag nabaril ka, sino ba? Di ba? Sa point natin, yung mga may contribution sa nipunan, naalala. No, yun lang. Kaya kung matatalino kayo, kung mas tatalino pa kayo, hopefully, sana. Maka-impekto kayo ng ano, mga principle, tsaka equation. Pwede yun, di ba? Anong pangalan mo, Pogi? Ha?
Jimuel, oh. Jimuel Principal. Jimuel Equation. Walang imposible! Walang imposible na kasi yung mga yan, hindi naman din nila alam na ano, di ba? Alam nyo, makinig, karamihan dyan namatay na nung binigyan sila ng ano. Eh, buhay pa si Timuel. Ay, hindi. Yung mga namatay, dun lang sila binigyan ng bawa Einstein, ganito. O, nilay kong nais, no? Bawa Siemens, or ganito, ganyan, no? Bernoulli's, no? Kasi na, naano yung contribution nila, no? Pag may na-invento kayong mga equation na bago, oh, malay nyo, di ba? Wala namang possibility, no? O, Timuel, ha? Kita makakalimutan. Invento ka ng ano? Ano lang? Ah. Ano ba 'to, Marcos? Eh, asan naman tayo? Ito. Dito, ay class, magaling muna. Dali. Kasi baka ano man lang. Yeah. Quarter. Oh, quarter. Dito tayo nag-break, ha. Mas sipag tayo. May nangyayari dito, class. Kaya dito lang tayo kasi later on dapat i-flash natin. Mahirap kasi mga equation, no? Tsaka yung mga daming paliwanag. So, ito ko na lang, pausa lang dito. May nangyayari dito, no? The potential energy is converted to kinetic. So, when you say like that, when you say something like that, ibig sabihin, nakoconvert sa motion. Saan nangyayari yun? Dito. Diba? Kasi, ang energy in motion ay nakabase saan? Sa velocity or speed. Ano man palang pagkakaiba ng velocity speed? So, ito, nako-convert yung kanyang energy into kinetic. And we talk about kinetic, it is based on velocity. Kaya, bumilis, no? So, the potential is converted to kinetic. Yun din yung principle ng airplane, no? Yung, so wing, airplane wing, no? Yung tinatawag na airfoil. Yung ilalim, tsaka sa ibabaw, no? Nagkakaroon ng pressure difference, no? Kaya meron siyang lifting effect. Yun, no? So, ito, magkakaroon ka ng pressure difference kasi ito nga yung ating natin, di ba tapin? Pressure difference, yan. No? Ito, no? So, dito ay mataas ang pressure, mababa ang pressure, mabagal, bibilis. No? So, yun ang principle ng orifice. Okay? So, meron pang isa, no? Tapusin natin ito kasi pareho lang halos, no? Ang number two ay Italian to eh. Venturi meter. So yung kanyang pagkakaiba ay ito lang, no? Kung ang orifice ay parang donut, diba? Ito naman ay parang nozzle, yung panagdidilig ka sa umaga. O, oh, dahil mayaman ka, mayaman eh, nagdidilig ka ng garden. Pag mahirap na lang gulub eh, tabo-tabo na lang. No? So, ito ay venturi, no? Papagano sa parang nozzle. Venturi. Okay? So, yan yung mga paraan para ma-measure ang pressure. Okay? So, ganyan muna tayo, no? Kasi mabibitin na, no? So, may tanong ba? Di ba? Nakapatendas ba? Oo. Oh, yung wala dito, baka hindi kumasa kasi baka ikapasan nyo lang yung attendance, wala pa kayo. Sayang na. Pag scholar ay bagsak, di ba, magbabayad na? Second time, sabi niyo. No? So, ganito muna tayo. I-ano natin next time. Okay na? Paki-off. Okay.